I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight. Good morning, everyone. So today's topic is very close to my heart because I want to discuss with you guys how I take care of my favorite Echeveria, which is the Echeveria Laui. Ito sila. I have a total of 11 and 12. Ayan. I have 12 Echeveria Lauis. Oh, wait. Pair na akong isang nabuhay na from propagation. Ayan siya. Ayan. Hello, little one. Super cute. Ayan. So, I have a total of 13 Echeveria Lauis. Isa pa lang ang namatay sa kanila. That was my first one because na-overwater ko siya. Na-overwater ko siya kasi kakabili ko lang sa kanya, na-excite ako, niripot ko agad. Hindi ko tinanggal yung old soil niya. And then I watered it every 3 days I think, ganyan, or for every week ng full water. Eh ang laki ng pot niya. So ayun, na tumagal na siya sa akin ng 3 months yata, tapos nalusaw na siya. Siguro nag-grow naman siya ng roots niya, kaso nga lang hindi rin talaga kinaya yung pagkaka-water ko sa kanya. So, namatay din. My Lauis, they are really my pride and joy. I super love them. And ang maganda sa kanila kasi, they are actually pure breeds. So, the Echeveria Laui is a pure breed. And most of the hybrids right now, siya yung ginagamit na favorite mom. Kasi, ibang klase talaga yung lawi, yung farina na binibigay niya. Like the Echeveria Monroe. Ito pala Monroe. Monroe, Lolenciana, sila Cream Tea, yan, are all lawi hybrids. At marami pang iba. Sobrang daming lawi hybrids ngayon na usually, pag nakita mong sobrang mafarina, most probably yan, mother parent niya is a Laui. Also, ang maganda kay Laui is that it's super white. Sobrang ang linis niya tignan. And yun nga, highly coveted yung kanyang perfect farina. So, like this one, sila baby Lauis ko, na perfect na yung farina niya. Ito, hindi pa kasi nag-grow pa lang siya. Nakuha ko to ng Feb. Yan. And meron siyang 2 to 3 layers na bago. Ayun yung bottom layers niya na lupa. Yan. Ito, matagal na sa akin to. Mga 10 months sa akin to. Kaso wala na tamaan ng ribbon. So, wala na. Si Perfect Farina Laui ko, natamaan ko nung isang araw ng watering can na naman. Kainis, di ba? So, again, it's just a cycle. But ito naman kasi si Laui ko na to, yung favorite Laui ko na to, I'm planning to repot it kasi lagpas na siya sa pot niya. Ayan, so labas natin siya. Nadumihan ko na rin naman eh. Lubusin ko na. Ayan. Ayan, that's her. This is her. So pretty. These are her layers. Ayan. Ngayong summer, umiinom siya ulit sa bottom leaves niya kasi feeling ko hindi enough pa yung water, so magdadagdag pa ako ulit ng ml. So I'm giving her dati 30 ml every 4 days. Ngayon siguro I can do 50 ml every 4 days. Ayan. So this is her. Ang laking tulong din talaga ng naka-green box kasi ang laking ganda ng binibigay niya sa farina. My green box is covered from the sides, back, of course the top, except the front. Ayan.
that one really helps me to make their farina pristine para flawless sila. Ayan, dito ka muna, katabi nila. Ayan, tabi muna niya. So, kahit saan mo siya itabi, pag siya nandiyan siya, stand out talaga siya. So, let me give you tips on how I care for my Echeveria Laui. Yan. So, what should you do kapag dating ng Echeveria Laui nyo? Usually, kapag ang Laui nyo is galing Korea or imported, wala kayong problema kasi wala na siyang roots. So, bare stub yan darating sa inyo. So, all you have to do is just plant it. And use a soil mix that is highly nutritious. I suggest you use the Masseterra premium soil mix for this one. Ito, ililipat ko na to. Own soil mix ko to eh. Pero, ililipat ko na siya kasi napansin ko na medyo mabagal yung growth niya. So, baka wala ng nutrients yung soil. Kailangan ko na siyang iripat. So, anyways, please do use the Masseterra premium soil mix for this one kasi sobrang ganda ng soil mix na yon. So, siya ngayon ang super favorite ko na soil mix. Siya yung soil mix ng Madiba ko na super, super taba. Anyways, so, pag imported, wala kang problema. Pag binggit, usually, uprooted siya and you'll see yung kasama yung old roots niya, no? So, what you do with that one is you cut all the roots and air dry. Please do not babad in 7. Because yung farina niya masisira and it will weaken the plant. So do not soak the Echeveria Laui in 7 pagdating sa inyo. All you have to do is cut the roots, check if there's any infestations. But si Laui naman bihira nagkakaroon ng infestation kasi makapal ang kanyang farina, hindi favorite ng mealybugs. So pag na-air dry nyo na siya, okay, sabay-sabay na tayo ngayon, ipapot nyo na siya after 5 days of air drying. 5 to 7 days of air drying would suffice. Wag lang anything, wag lang mas maigsi sa 5 days. Okay. So, on the 5th day, lahat na sila ngayon nakapot na, diba? Pag nakapot na sila, ang trick kay Echeveria Laui is that you wait another 5 days to a week before you start watering. Why? Because si Echeveria Laui can last a long time without any roots. Because actually, matagal siya mag-root. Ang Echeveria Laui, based on my observation, it takes around a month and a half, for me to consider it stable enough na masabi ko na yung roots niya dumidikit na sa soil. So, during this time, mapapansin nyo na yung lower leaves niya, naiinuman. So, you'll get dry leaves on the bottom of the plant. And don't worry. Don't worry about that because it's good that they're doing that because it means that the plant is actually awake and trying to make roots. Because if they start drinking from the leaves, bottom leaves, it means that they're awake and gumagawa na sila ng pagkain. So, when they do that, they will now try to figure things out na, uy, wala akong ugat. I need to grow roots. So, yun ang magiging focus niya. So, kapag may bloom siya, please remove it para ang focus and energy ni Laui mapupunta sa paggawa ng roots. So, after 5 days, I can now start watering 10 ml around the brim of the pot. Plain water. You can use mineral water. You can use tap water as long as wala ng chlorine yung tap water nyo, you can use deep well, any type of water. So, 10 ml around the brim of the pot, and then always choose a shallow pot, like this one. Kasi they really grow shallow root system, malipis lang ang kanilang root system, and maselan. So, hindi nila kailangan ng malalim na pot. They thrive really well on shallow pots. Yan. So, after you water ng 10 ml ng after 5 days, you can water it again every 4 to 5 days for 2 weeks ng 10 ml around the brim of the pot. Yan. After 2 weeks, again, I increase it to 20 ml. Kasi most probably, tapos by that time, inaangat-angat ko siya ng konti.
to check kung meron na siyang roots after 2 weeks. Usually, may makikita ka parang pink roots na lumalabas-labas or white roots na lumalabas-labas. Nagka-peak na yan. Kung wala pa rin, put it back down and stay with your 10 ml. Pwede mong i-increase siguro 15 ml. Yan. Ganyan. But, pag meron ka nang nakitang a little bit of roots, then you can shift to 20 ml. So, pwede ng 20 ml around the brim of the pot every 4 to 5 days ulit. So, 1 month na siya. After 1 month, I go again, check. So, pangalawang angat ko na sa kanya is every 2 weeks. So, pag angat ko sa kanya and makita ko na more than half an inch na yung kanyang ugat, then that is a time that I do not anymore lift it. So, hindi ko na siya iaangat. And then, I will just continue with my 20 ml. I will now make it to 30 ml around the brim of the pot. 25 to 30 ml around the brim of the pot. Ayan. Because the first 10 ml, ang reason lang natin dyan is that we want the plant to realize that there's moisture in the soil. So, parang, uy, ginigising na siya na, uy, gising ka na, pwede ka na magpaugat. And then, after 2 weeks na meron siyang konting ugat, 20 ml is to entice it na to grow even more because medyo malayo pa rin yung water sa kanya. So, yung roots niya will now try to grow longer para maabot niya yung moisture dun sa brim of the pot, diba? And then, after 1 month, sinasamahan ko na ang 25 to 30 ml ko ng rooting hormone ni Masetera. So, I now use the Masetera rooting hormone to entice it to grow thick roots and to grow more roots kasi yun yung purpose ng rooting hormone ni Masetera is that ipapump up niya yung ano no, yung growing ng roots ni ng plant. So, para mag-grow siya ng mas maraming roots, thicker roots, and more active roots, doon lalagyan ko na siya. And I only use that once every 2 weeks. So, sa first month niya, doon ko siya tutubigan. And then, ang second one ko is the following month na. So, hindi siya pwedeng every watering merong rooting hormone. Mainly because I want the plant to grow the way it should be. So, yung mga konting tulong, I do it relatively paunti-unti lang ganyan. And then on the second month, nasa 30 ml ka na, umiinom na yan dapat sa roots niya. So dapat mapapansin niyo na po na wala na siya masyadong dried leaves sa bottom. Yan. And that dapat nagka-create na siya ng new leaves on top. So, makikita nyo na yan, mawawala na yung mga, mga nahawakan, mawawala na yan. This one took me around 4 to 5 months for a full rotation. 4 months for a full rotation. So, ito, bago na naman yan. Ayan. And then, after a month, after the second month, mga 30 ml, on your first month, on the second month I do my first full water. Yan. So around the brim of the pot hanggang sa may lumabas ng tubig sa bottom ng pot. Ayan, sa bottom, may presyo pa. Ayan. So pag nag full soak na siya after 2 months, mapapansin nyo na yan, yung leaves niya will plump up. And then, go back again to your 30 to 40 ml around the brim of the pot every 4 to 5 days. This summer, pag summer ha, 30 to 40 ml around the brim of the pot every 4 to 5 days. Continuously na yan. So, that's for the watering technique. Now, let's discuss naman the sunlight exposure. For the sunlight exposure, on the first week when it arrives, I only put it in a bright area. As in, super, super bright, pero walang direct sun. That is because they can still burn. Kahit na may farina sila, nababurn pa rin sila. And, pag nagburn sila, talagang tuloy-tuloy. Ang hirap niya nang makabawi. So, better to be on the safe side. So, 1 week to 2 weeks, the super bright area lang siya. No direct sun. After 2 weeks, bibigyan ko na siya ng
filtered morning sun, yung merong shade net. Ayan. Dito ko siya nilalagay. So, makita niya shaded yung area niya. Pero, meron pa rin araw na nakakapasok kahit paano. So, that is for 1 month. And then, for another month, for the next month, ilalagay ko na siya sa full morning sun. And then, usually yung full morning sun ko is around 6 to 9 a.m. Okay na siya dyan for another 2 weeks. And then, ililipat ko ulit siya sa rack ng 6 to 10 a.m. na full morning sun for on the second month. And then, on the third month, ilalagay ko na siya sa full filtered sun. Ito, full filtered yan kasi may shade nat sa ibabaw. Pero nandito sila. So, you can see, no? Ayan yung araw. Sobrang konti lang. And hindi siya mainit sa touch compared to when you put it in the green box. So, on the third month, nandito na siya sa full filtered sun. And then, on the fourth month, lipat ko na siya sa full filtered sun na polycarb lang. And that's where she will be for the rest of her life. Pag nandito na siya sa green box, this is their end zone. This is their end game. Ayan na sila. Pag nandiyan na sila, ibig sabihin yan, well-rooted na sila, and nagpapalaki na lang sila. So, lahat ng mga halaman ko po na nandito are well-rooted, and lahat po sila are actually nagpapalaki na lang. Ayan. So, mga ano na lang yan. Mga, what do you call this? Mga growing ano ka yan, growing babies ko yan. I give them full filtered sun so that even yung laki nila. Ito medyo tubabingi lang naman to kasi may pop siya. But para even ano, hindi tumatagilid yung rosette niya kasi OC ako sa ganun. Gusto ko diretso talaga yung mga rosette. Yan. Full filtered sun. Nandito sa left side ko yung sunrise and then nasa right side naman nila yung sunset. So, yan ang kanilang area. So, on the fourth month, dyan na nakalagay si Laui ko. Ayan. Para even siya, hindi siya tatabingi. Ito, tabingi siya kasi nakalagay siya dito. Where it only gets morning sun. And it's fine because hindi ko pa naman siya ilalagay sa greenhouse. This has been with me for 4 months to 5 months already. So, maliit pa siya. Tapos, iriripat ko pa ng iriripat to. Ayan. So yun yung kanilang sunlight exposure. For fertilizer naman po, hindi ako naglalagay ng fertilizer kasi yung soil mix nila is usually mataba. So for this one, yun nga, like I've said kanina, please use the Masseteria premium soil mix for your Laui kasi gustong-gusto nila yung mataba at puno ng nutrients sa lupa, pero very gritty. Maganda ang formulation ni Masseteria because of that. This one, I would have to repot because ngayon nga, napansin ko na hindi na siya nag-grow the way I want to. Mainly because I think kaka-water ko sa kanya, naubos na yung sustansya ng lupa. So, I have to repot this and lift this up. Hinintay ko lang yung Masseteria premium soil mix ko bago ko siya ilipat actually. And as for naman taking care of the farina, most of my babies that are in the green box, I do not touch them anymore. So, I just place them there permanently and hindi ko na po sila ginagalaw. I only water always around the brim of the pot, never touching. The water never touches the leaf, the rosette. Kasi kahit na paano po, nag-iiwan pa rin siya ng marks. Ito po, actually nasa shelf siya na partially enclosed. So, if you see, zoom in, may siya mga dust specks. Ayan, oh. May yun yung mga naaanggiyan ng ulan. And for me, that's so unsightly already. Ayan. So, from afar, it looks perfectly fine. It looks flawless. But, if you zoom it in, makita mo nandun yung mga dust. Kaya ayoko talaga ng nasa open shelf yung Laui ko. Kasi nga, gusto ko malinis na malinis yung farina niya. Just like the ones in the green box. Ayan. But it's okay kasi mag-grow out lang naman nila yan. Ito, this is another example of watermarks on the leaves. Ayan. So, hindi nga matatanggal yung farina pero meron siyang stain na ganyan. So, I really don't like it.
I think this is the last one na original leaf niya. Yan. So there. That's how I, medyo mabusisi ang pag-aalaga ng Echeveria Laui. But for me, it's so very rewarding. Kaya super happy pa rin ako. And hopefully, you can grow your own lawis and may they become your favorites too. Ayan. So, kami po ng aking mga lawi, nandiyan na lang sila, nagpapalaki. The only trick for their fat leaves is consistent watering, like this one. Nakita nyo yung pinakabago ko. Ayan siya. Malaki na yan. Is not to touch them, number one. Number two is to do consistent watering. Three is to give them ample sunlight. So they need a minimum of 6 hours of sunlight all throughout the day para mabuo nila yung ganyan ka buo na rosette, matabang leaves, and nakataas. Kasi lumalapat sila kapag hindi enough yung sunlight po nila. So there, that's my secret to my Echeveria Laui, and I hope that it helps you, and let me know how it is with you kapag if you try my technique, and then update me kung ano po yung magiging resulta na sa inyo. Okay, thank you very much everybody. Goodbye! I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes.